Topic natin ngayon ay types of angles. So ngayon, magre-review lang muna tayo. Ayun, review muna. Geometry vocabulary. Kasi hindi natin to para mas maintindihan natin yung about sa angles na i-discuss ko mamaya. So sa geometry, bali may tatlo tayo dito na yung undefined terms. So una dito talaga yung point. So sinasabi ng point, an exact location in space. So katulad ng example na to, point B. Yan. Then line tayo, a straight path that goes on forever in both direction. So pag line in both direction, left and right, so yun yung linya natin. Infinite siya. Walang katapusan, kumbaga diretso lamang, and so on, sabi. Yan yung example natin. So pag nagsulat tayo ng pangalan ng line, yan, line AB. Sa tunay na buhay, yung mga example niyan, sabihin natin yung mga wire, basta mga straight line, stick, yan. Then dun sa point naman, yung mga example niyan, dot after I number, yung period, yan, mga example yan. Star in the sky. Then A and B are any two points on the line. So may dalawang, kahit saan may lagay dyan sa linya na to, yung point ng A and B. Kasi yung line binubuo yan ng maraming point. Next, ray, a straight path that goes on forever in one direction. Ang ray kasi ganyan yung itsura. Meron siyang isang endpoint dito at isang arrowhead. So kaya in one direction lang ang pinupuntahan niya. Pwedeng kanan, pwedeng kaliwa. So katulad ng ray AB. Ray na pati, sorry. So A, pwedeng dito mo ilagay yung A, tapos B pag ganun. O dito mo talaga ilagay yung A, tapos doon yung B. Starts at A and goes through B. Yan, line segment tayo. Straight path that has two endpoints. So ito naman yung line segment. May dalawang endpoint. Dito yung isang endpoint at doon. So pag example natin dyan, pinangalanan AB. Then next is plane. A flat surface that goes on forever in all directions. So yung example dito, plane ABC. Magsisimula yung plane sa tatlong point. Example natin dito sa 2G natin. Sorry, 2D, two-dimensional, ay triangle. Yun ang start na. Triangle, square, yung mga flat surface. Sa totoong buhay, mga wall, mga ganun, flooring, yun yung mga example ng plane. Okay. Angles. When two rays combine with a common endpoint and the angle is formed, the two components of an angle are sides and vertex. So, dito yung figure natin. Dito natin makikita na nandun yung vertex at nandito yung side, dalawang side. Kasi yung angle, binuo yan ng dalawang rays. Ayun ang sinasabi doon. Ito yung ray sa isa pang ray. Ngayon, initial side dito sa baba at terminal side sa taas. Then, yung kanilang common endpoint ang tawag vertex. So, ganyan ang example na makikita natin o napoform ang angle. Ngayon, the parts of an angle are, number one, vertex. Vertex is point where the arms meet. Yung sinabi ko kanina, yung point ng intersection ng dalawang ray, ang tawag doon ay vertex. Then sunod, arms, the two straight line segments from a vertex. Yung arms, yung dalawang ray kanina na nakita natin, ano? Pero dito, ipapakita din naman natin. Then angle, if a ray is rotated about its endpoint, the measure of its rotation is called angle between its initial and final position. Ito yan. So ito yung vertex. Then yung arms niya, itong dalawa na pinangalanan natin kanina, terminal side at initial side. At yung angle naman niya, ito yung may arrowhead dito. Yan yun. Na kung saan sabi niya, rotation is called angle between its initial and final position dito. Kasi dito kasi tayo nagsimula sa 0. Then pag nag-up na tayo ng angle natin, so, dun napapasok ngayon yung degrees, kung ilang angle ba ang sukat nito. Okay? Sana naintindihan. Okay, different types of angles in geometry. So, angles can be classified in two main types. Bali, dalawa. Based on magnitude. Yung based on magnitude, bali yan yung lagi nating,
lagi nating ano, na-meet o na-encounter. Yung based on rotation naman siguro di na natin muna ito madi-discuss kasi medyo mas mataas na yan sa trigonometry na siya papasok kasi yan na yung may positive at may negative na. Okay? Okay, angle types based on magnitude. So, in math, there are mainly 5 types of angles based on their direction. These 5 angle types are the most common ones used in geometry. These are, number 1, acute angles, number 2, obtuse angles, number 3, right angles, and number 4, straight angles. And last, reflex angles. So, yan yung i-discuss natin, yung lima na yan dito. So, number 1, acute angle. Ano ba yung acute angle? An acute angle lies between 0 degrees and 90 degrees, or in other words, an acute angle is one that is less than 90 degrees. So, mag-greater than siya ng 0, o mag-start siya ng 0, then up, less than naman siya ng 90. So, ito yung example natin. So, ang sukat nito, less than 90 degrees. So, siya ay consider na acute angle. Ano ba yung mga example niyan sa tunay na buhay? Paano natin namimit yung acute angle na yan? Ibigay lang ako ng isang example, pero marami pang iba dyan. Itong pag kumakain tayo ng pizza, yan, consider ito na example yan ng acute angle. Itong kapiraso o piece of pizza na to. Yan. Ito kasi, parang consider dalawang ray to eh. Isang ray doon, isang ray dito. And then, nandito yung angle. Pakita natin ng mas maganda. So, ito. Parang kinuha natin sa isang circle yan, di ba? So, sukat daw nun, 6 inches, and then 45 degrees yun. So, itong part na to, ito ay angle, at siya ay 45 degrees ang sukat. So, acute siya dahil less than 90 degrees siya. Tama. So, yung natira naman dito, na boom na marami, ito lang natira dun sa ano eh. Kumbaga, yung mga nawala dito, yan. So, yun yung kabuuan ng pizza pag sinama natin, isang 360 degrees. Okay, so dahil acute lang yung focus natin, basta acute is less than 90. Nakuha? Right angle. Ito, pinaka-usual to, lagi ito naririnig. A right angle is always equal to 90 degrees. Any angle less than 90 degrees is an acute angle. Whereas, any angle greater than 90 degrees is an obtuse. Itong right angle, eksakto dapat ang sukat niya. Hindi pwedeng lumampas ng 90 at hindi pwedeng bumaba ng 90 degrees. Kailangan 90 lang ang sukat niya. Kung makikita natin sa figure, basta may nakita kayong ganitong symbol, automatically 90 ang sukat niya, 90 degrees. Sa mga example niyan, katulad niyan, yung mga uso ngayon, yung laptop, yan. Pag inopen natin yung laptop, nasa sa atin whether makakabuo tayo ng acute, obtuse, or right. Pero usually, kumbaga ganito yung form nung laptop pag in-open natin, ano, not necessarily naman na pag open natin sakto agad 90 degrees yun. Dito pinapakita lang na ito example ng right angle na ang sukat ay 90 degrees. Straight angle. So ano ba yung straight angle? A straight angle is 180 degrees when measured. The figure above, so sorry hindi ko siya sa above na ilagay, bali andito siya sa right part. Straight a straight angle of, or a 180 degree angle, you can see that it is just a straight line because the angle between its arms is 180 degrees. So dito, pansin dito yan, isang diretso. So 180 degrees, yan ang straight angle. So from the word straight, edi isang diretso, may sukat pa rin siya. So 180 degrees. Iyan yung example natin. So, katulad dito, yung sa hand clock natin, at 6 PM, 180 degrees siya, yung rotation niya, di ba? So, ganun din dito sa hagdan, dito, 180 degrees din ito. Dahil isang straight siya, yung angle niya. Okay? The next, obtuse angle. Ano ba yung obtuse angle? An obtuse angle is the opposite of an acute angle, it is the angle which lies between 90 degrees and 180 degrees. Or in other words, an obtuse angle is greater than 90 degrees and less than 180 degrees. Ito yung sinasabi kanina na doon sa right angle.
So ito naman, ang basehan naman niya dito, kailangan lampas naman siya dapat lagi ng 90. Pero mababa siya dapat ng 180 degrees. Kasi pagka hindi siya lumampas ng 90, acute siya papatak, di ba? So itong obtuse angle na to, ayan, example niyan yung sa pamaypay natin, ano, yung pagmabanas, ayan. Always, so nagpo-form yan lagi ng obtuse angle. Mahirap naman sigurong ipangpaypay yung tipong acute angle. Ano, pwede pa yung 90 degrees o yung right, pwede. Pero ito, ginawa natin example ng obtuse angle sa tunay na buhay na kung saan makikita natin yung mga angle na yan. Then next, reflex angle. An angle that has a measure which is greater than 180 degrees but less than 306 degrees which coincide with 0 degrees. Ano ba yung tsura niyan? Ayan, ito yon. So ito yung degrees niya. Sabi niya greater than 180 kasi lumampas. Kasi isang diretso yun eh, ganun, di ba? Ayan, dito, diretso dapat siya. Kaya lampas siya ng 180 pero mas mababa daw sa 360 kasi ang 360 dito na uli papalo yun eh. Kasi isang rotation na yun, isang ikot na. One revolution na. Ay di dito, ito yung sukat niya. So ito ay reflex angle. So kinuha kong example niyan ay itong kinunan na x ng isang piraso ng pizza, yung isang slice niya kinunan. So ito yung kinuha kong example na kung saan ito serve sa rotation niya na ano, na reflex angle. So yun. Then may bonus tayo, complementary and supplementary angles. Dito usually na pagbabalibaliktad to ng mga bata. Ano pa, alin ba ang complementary, alin ba ang supplementary? Bali dito explain natin ano ba yung pagkakaiba talaga ng dalawa. So ayan, complementary angles is the sum is equal to 90, then they are called complementary angles. So explain ko, ang complementary angles po ay dalawang angle na pag pinag-add mo yung measure nila ay 90 degrees. Example, 50 yung measure ng isang angles. Tapos, meron ka pang isang angle na 40 naman ang sukat. Pag pinag-add mo yung 50 at 40 na angles, ang magiging sagot niya 90. So, yung angle na yun ay complementary angles. Ganun po yun. Then now, next tayo sa supplementary. If the sum of two angles is equal to 180 degrees, then they are supplementary angles. And dito naman, dalawa raw yung angles na kung saan ang summation is 180. Halimbawa, 100 degrees yung sukat ng isang angle. Then the other angle, ang sukat naman niya is 80. So pag pinag-add natin yung sukat ng dalawang angle, pag ang lumabas doon is 180 degrees, big sabihin supplementary angles ang tawag doon sa dalawang angle na yon. So ganun lang po yung pagkakaiba nung complementary and supplementary. Pag complementary, 90. Kapag supplementary, 180. Okay, at dahil nakarating kayo sa puntong ito ng aking video, may trivia ako para sa inyo. Trigonometry deals at least originally with the study of angles of triangles. The word comes from the Greek, tri is of course three, gonos is angle, and metry has to do with measurement. So, ibig sabihin ng trigonometry ay ito. Tatlong. At diyan nagtatapos. Salamat po.